Yan o, may nanghingi po ng hagod at hagod na lang daw ang ulay. De, wala daw trabaho ngayon ni Nikki. Oh, tinanggal niya na yung mga malalaking cuttings. Dito na daw susunugin na lang yan. Yun, tinanggal niya na rin yung... Ayan mga farmer, isang magandang buhay. Parang mapula maputi ah. Teka lang, nasa natin? Sorry! Yan naman. So ayan o. Pwede natin ihagis to sa mga manok. Yung ano, yung mga dahon-dahon na yan. Tuka pa ng mga pabo natin. May kukuha tayo. Tapos ayan na po. Malinis na. Ang ano lang natin is ayun na nga yung araw ano. Tanim kaya tayo ng isang akasya dito. Dito sa may sabay, wala na po itong wire na yan, wala na yan. Isa ditong akasya siguro. Oh, para gano no, yung shade na ganyan makukuha ito no. Oh, imagine niyo po ito. Kaya lang mga 5 taon pa yan. Tapos palaisipan, ayan mga farmer, syempre ito titibagin na din yan para ma-maximize natin yung area. Ang mga ititira natin, ito mulberry, tira natin yan. Itatayo tayo, tinitingnan ko kung ilang kubo ang pupwede. Isa lang, 3 or 2 mga farmer, para at least kung dalawa ang gustong mag-reserve or tatlo na ka-farmer, dyan kami kakain at least, diba? So 1, 2, 3. Maliit lang na kubo na. Tapos sa harapan, ang gusto kong mangyari ay may or teka lang ano, tatlong kubo. Tapos may isang space na lang siguro na area na pwedeng pag-ihawan. So ano na yon, common na, hindi na tapat-tapat ano, yung ano na lang. Tapos sa tapat ng isang kubo, pwede tayong maglagay ng may parang kabi tayo ng isang duyan, ganon. Tapos papakabi tayo ng CR. Yung mga gagawin namin ano, isang CR. Yan nga yung kubo dito, hindi ko pa na si Kuya Mitch kung magkano aabutin. Sana medyo mura lang yung charge. 40,000, di natin kaya yung tatlong kubo. Mabigat-bigat yun. Ayun nga, sisimentohan muna natin yung paglalatagan ng kubo. Tapos yun, mga lamesa din po dyan yung gagawin natin. Alagyan natin ng konting kisame. Ito, yung dito. Ayan. Para naman makisamihan natin yan yung mga kakain. Parang lamesa, lamesa, ilang lamesang palochina lang siguro. Tapos yun, monoblock lang upuan natin mga farmer, para mas mabilis. Uratex, piliin natin para mas makunat, hindi basta-basta bibigay. Tapos isa pa sa naiisip ko is pwede tayong maglagay pa ng isang lababo dito sa labas, diba? Ugasan, hand washing syempre. Tapos sa loob naman ay parang kitchen no, na hugasan lang, kahit hugasan lang mga ka-farmer, kasi hindi naman tayo gaano magluluto, or pwede tayong maglagay ng konting ano diyan na pwedeng paglutuan. Pero ano na muna yon, saka na yon, to follow yon, yung hugasan lang muna. Syempre bagsakan ng mga ano, utensils, mga plato, hugasan doon. So yun po ang ano natin ano, pinag-iisipan natin yan maigi. Bagay, nagkantin na rin naman kami, may experience na rin naman po ako sa pagkakantin, dahil halos ilang taon din kami nagkantin ano, 4 years mga ganun ano. Late ko na lang binitawan yan nung actually nung nagba-vlog, nung nag-vlog ako ay yung kakabitaw lang namin ang tindahan noon. Si Mama Bet pa ang unang nag-ano doon. Ayan. So ang iniisip ko, paano natin lalagyan ng shade dito? Ayan o, paano natin makukover yung init mga farmer? Na ganito sana. Diba? Tapos ayan si Marvin hindi pumasok ngayon. Kala ko papasok siya. Sabi ko ngayon ko nabibigay yung kanyang bayad. Talagang inisa niya lang eh. Baka may ginawa. Pero pupunta daw. Kung naandito ah. Parang
Wala daw trabaho. Sumilip dito. Ano, may nanghingi po ng hagod at hagod na lang daw ang gulay. De, wala daw trabaho ngayon. Ito, pwede pa ito, Kong? Sa bagay malambot, pag ginanon mo, pag napuputol pa, pwede pa. Oh, ayan, hagod. Sarap yun. Ano nga bunga eh. Kaya nga eh. Hindi na kinukuha. Wala, sobrang dami naman. Nag-ulam ba kayo ng hagod, Bo? Isang linggo, nagulang kami. Hindi, ang abulin nyo dyan, yung sustansya. Kunyari, kahit may iba pang ulam, meron kayong ganito. Para yung sustansya ang habol natin dito eh. Diba? Mas napakasustansya ng malunggay. Hindi pa napans, painit mo. Kahit igisa mo lang sa sardinas. O kaya kung may bulaklak ka ng kalabasa. Ayun, pwede na to, diba? Mamabit, ganun ginawa nyo isang araw eh. Sarap. Bukas magbibiyahe kayo. Baka tumama ata si Densyo ng... Ibig sabihin nakasalalay ka kay Densyo. Kung lalabas o hindi. Ah, ganun pala. Tumama na tada. Mare. Ah, si Nikki na pala ang ano dito. Tumitira. Pwede na rin natin paunti-untiin kung wala na rin na po siyang gagawin. Pwede na natin palipat yung mga gamit dito. Hindi ko lang alam kung saan ilalagay. Oh. Tumaba si Kongkong ano? Gandang kalagayan. Alin, alin? Ano kuya? Wala daw si Kuya Jun. Binibigyan ng Chico. Chico. Hindi daw yun. Gustong iwan sa tindahan. Wala daw si pari niya. Nandun lang si Nanay Susan. Oo nga. Ang binigay niya sa akin, nasira lang. Naalala pa kayo, ha? Diba? Alam mo na binigay, nasira. Pero tumaba ka ko nga. Na. Siguro pag kumakain sa karanderya laging double rice ka. Na. Tinitipid pa kami noon. Siyempre, ma. Kuha niya ulam, dalawang patay lang. Hindi. Tapos isang kanin. Pag maganda yung kita, dalawang kanin. Oo. Wala kita, wala kanin. Hindi ko kakain, no? Lumpia na lang sa daan. Pag baka naan sila, tatlong lumpia. Yung togi na lang yun. Tatlong sa suka. Hindi, kasi may jackpot naman eh, di ba? Pagka kunyari, mahina ang kita, kain pa rin. Kasi may jackpot naman eh, di ba, Bono? Hindi naman laging basyo eh. Gamit yan eh. Kaya daw ko rin, growth fighter. Grotto fighter, kalau kita tang G-Unit. Apa dulu kan tu? Kenapa yang silap? Lalu orang lagi, lalu lah dapat senior lah. Ya tadi kami senior lah kami, ya lebih sah. Kita senior lah kamu. Yang 14. Ah, may iligan na naman. Lasa G-Unit ko. Grotto fighter ya? Grotto fighter ya? Grotto fighter ang team nyo. Lapa kita G-Unit. Kalaban na nga yung G-Unit. Dito rin, sa grotto. Tataan yan. Yan, late na ako nakapagpakain sa aking mga kalabati. Dami talaga yung nahulog na ano, pansanitas. Ito yung taon na pinakamaraming binunga. Sobra. Tapos pupudpudin pa ito. Ayan o. Oh. Pupudpudin pa yung mga... Ano yan? Mga... Madal de agua. Ayan na, akit na tayo sa taas. Akit tayo sa taas mga ka-farm. Tingnan natin yung nilinis ni Nikki. Okay na ba? Ah, nagdidilig na pala siya. Napalagyan kaya natin ang fertilizer ito.
Yung mga papaya doon parang naabot yung ugat eh. Ang tubig. Gumanda eh. Eto, hindi pa tataniman. Na? Pero na ano nga, na clear out. Ay, ini-spray nila? Ayan po yan. Clear out ba yon? Oo. Oh, kaya pala. Kaya pala na oh, nag-ano na yung pilapil. Nag-spray sila ng pandamo, yung pilapil. O nga no? Yun pala. Ito, okay din kalaban yan. Makati yan. Silipin natin yung mga alaga. Sina Jesser pala. Ayan, aga. Sabi ko, gusto ko ka akong baboy. Yung malilit ang tenga. Yung native. 25 kilos. No rush. Piliin ang maigi. Kasi talagang... yun po talaga yung pinapahanap po. Kaya lang nga yung kay ka-farmer Anthony, medyo naubusan tayo. So mahirap pong sitwasyon. Dahil wala pa po akong ganong control. Yung mga kinukuha na natin, naubusan din nung December. Dahil syempre yung demand po nung December talagang grabe, ano? Kita nyo naman. Pero yun, pagka naka-recover na po sila, si ka-farmer Anthony naman, sabi niya hanggang 80 kaya daw. Normal month. So ayun. Tapos sina Tatay Feli, sina Sebi, makakadagdag pa rin naman po sila. Kahit pa 20-20 lang, isang buwan. Diba? Kaya na natin kahit 100. Isang buwan. Oh, yan na to. Bago na ba ito? Or Integra pa? Oh, bago na ito. Oh, kain na kayo. Kain na. Grabe ha. Takaw niyo ha. Oh. At least kinakain po nila yung ating bagong feeds. Basta't kainin. Ayos yan. Huwag lang umarte-arte. Maraling hindi kumakain. Tapos ang pabo ay magpapakatay tayo pag nagkaluwag-luwag kay Rambo. Kahit mga tatlo siguro. Hindi ko kay Papayam, kaldereta tayo Papayam. Anuhin na natin tong pabo. Grabe ang butchi, hindi ko kaya. Isang ganito, kaya kainin ng isa. Ayan, ayan, kaganyan. Isang kainan mga ka-farmer, kaya niya isang salok nito. E at least ang manok, konti lang ang kakainin. Pero ang pabo ay yan ah. Eh, konti lang naman. Ang pakinabang. Ay! Kain kayo, kain. Ito, gano'n may bisita. Inaalok. O, kain kayo, kain. Pag inaalok kasi talaga yan. Inaalok. Kain. Diba? O. Ano lang yun? Yung bibi naman natin, mayroon naman pagkain yun. Back layer. Ay, sige. Ayun lang kayo dyan. Pila ito oh, wala na to. Hindi na po makakapag ano yan, makakapag palahi. Wala na yan, goodbye na. Brother, alam mo na. See you next life. Malapit ka na. Uy, kain na dun. Sige na, kain na. Ito ng Marte-Arte. Yung nililinis ni Nikki. Oh, tinanggal niya na yung mga malalaking cuttings. Dito na daw susunugin na lang yan. Yun, tinanggal niya na rin yung malunggay. Yung malunggay, mga farmer. Tinanggal na. Lawak, ano? Si Bebe hindi pa umaakyat dito. So, tingnan natin kung ano ang kanyang magiging idea dito. Mas malikot ang isip nun eh. Si Bebe, pagdating sa mga design, mas malikot ang isip niya. Kaya gusto ko makita niya din kung anong maging plano.
edi, di ba? Basta ang kailangan dito. Dito muna tayo. Dito yung katmon. Ayan. Basta tayo ng paa. Parang nagputik yung paa ko ah. Ayan. 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 Basta yung pili, untouchable yan. Hindi na natin may lilipat yan. Yan na yan. Tatlo yan, tatlo. Ay, apat pala. 1, 2, 3, 4. Ah, lima. Sorry, lima pala yan, lima. Marami mga kalapati ko. Maraming hindi pumasok. Pero aanuhin pa yan, pupudpudin pa po yan dahil tutubo pa po yung mga Madre de Aguang yan. You know, may mga malalaking ano pa. Tatanggalin lahat yan. Sasagarin. Anong date na ba ngayon? Baka may makalimutan ako. May babatiin tayo sa January 12. Shoutout pala kay ka-farmer Jay Dairit. Ayan, nakausap po siya sa telepon kanina. Brother, yung kalapating, may kalapate tayong matikas mga ka-farmer darating. Galing sa isang matinik na fancier dito sa Pampanga. Actually, buong Pilipinas na rin eh. Matikas talaga yan. So, ayan, maraming salamat. Darating tayo. At ano pa ba? Si Farmer Randy Meneses pala. Ayun. Tropa natin. Sana yung ano, yung kalapating binigay mo sa akin ay mag-produce ng maganda. 'Di ba? 'Yun ang ano diyan. Hinihintay din natin 'yon. Meron akong ditong dinilig na pili kahapon na parang hindi naman naghihingalo pero talagang ano ba, medyo nagtampo ng kaunti. Medyo nakakalimutan. Ayan o. Ayan, talaga dahan-dahan ang dilig kasi yung lupa matagal din pong mag-absorb ng tubig yan. Kailangan talagang mabasa mo ng gusto. Buhay yan, buhay yan. Kaya lang, tingnan nyo, hindi basyadong nadidilig. Kaya, maliit lang. Ito naglakihan yung laging nadidilig. Kasi ang pili ay matakaw sa tubig, mga farmer. Tapos ayan, pag nag-focus na tayo dito, kailangan din natin pong mabuhay din yung mga gulay-gulay. Para at least, diba, may mga gulay po doon. Kailangan maging productive yun. Kailangan natin talaga ng veggie man. At least dagdag content din yung pagtatanim, diba? Tapos yung dito, para hindi naman maraming iniikutan. Mga alaga, diba, may kalapate, meron tayong business. Oh, mga tuta pala, ayan, kay ka-farmer Noel Yabot, dalawa daw. At kay ka-farmer Mayo, ayan, yung isa doon. Ay, sa inyo, nabit, nakabili na ako, sinabit ko sa, ano, yung tali. May Chavez, ayan. Idihatid sa inyo ni Romel. Pasensyahan nyo na, at medyo, ano yan, medyo maliliit kasi syempre, napakarami ano. Pero yan, binili ko po yan ng puppy na dog food. Hopefully makatulong din naman po sa kanila. Kasi ang anak ni Abby ay 8. Tapos kay Negneg ata ay 5. So more or less 15 niya bilang ko dyan eh. 15 pala yan ano. So ayan, sa mga gusto pa po ng tuta, mayroon, alam ko mayroon pa eh. Mayroon pa. Ay, loko-loko itong manok na ito. Nire-rape yung aso. Mga farmer, first time ko nakakita ng manok na nang re-rape ng aso. Ibang klasika.
Papakatay kita kay Rambo. Katayin ka na. Ipatinola ko kay Rambo yan. Yan o. Tapos na sana ako mag-vlog dun. Sabi ko, hindi na ako babalik. Nakalimutan ko. Meron pa pala akong sisingsingan. Alam nyo, ang kalapate, ang bilis pong lumaki. Dapat kahapon ko pa nga, napagpaliban ko. Ngayon, sabi ko, hindi na pwede bukas. Baka alanganin na. So, yun, sisingsingan ko rin po muna. Tapos, ayan, dala ko yung aking record. Siyempre, yung number ng singsing at yung mga yung parents nila. Oh, ayun po ang bagay, nakapares-pares naman na nandito. Yung number na lang ng singsing plus yung doon ay aanuhin ko din. May ililista din ako. So ayan, mamaya titingnan natin kung may itlog tayo makukuha. Dahil bukas ilalabas ko na yung nasa ref at papa-incubator natin ng Friday. Dumami bigla yung mga manok. Sana ganyan din karami sa kabila na pagka tayo ay nag-umpisa na dito sa kabila, darag. Nakuloko yung manok na yun. Sabi o katayin na. Yan na, bago tayo magtapos mga ka-farmer, mamulot tayo ng itlog na kinakain na nila. Tira-tira na lang nila ito. Nabuisit sila. Dalawang araw akong hindi pumitas. Wala. Kinakain. Wala. Tatlo lang ang nakuha ko. Tatlo. Wala na. Talagang kailangan ng supili ng mga matatanda na breeder. Dahil lahat yun kumakain na itlog. Okay na mga ka-farmer, tapos na tayo. So yan, hopefully ay dumami pa yung order ng litso natin mga ka-farmer. Yan, iniisip ko kung paano pa mapapalakas ang ating negosyo. Syempre, kaya nag-iisip din po ako ng kahit pa paano ay maipatikim pa, no, yung litson sa nakararami, sa mga hindi po kayang ayaw sumugal sa isang buo, di ba? Matikman nila yung per kilo o tingi-tingi, ika nga. So ayan, tapos na tayo mga farmer. Yung pigeon loaf, marambit na rin pong matapos, umuusad na kahit pa paano. Nasa ano na po sila, yung mga perch, inaayos po nila. Ayun, nagpapaputok yung mga tirang paputok. Dapat talaga gap ano yun at nandun lang sa storage, baka sumabog pa, ano. Oh, ayun, oh. Ayun. Wow. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.